Hello! Kumusta na kayo mga bata? Handa na ba kayo sa ating magiging leksyon ngayon? Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pag-iiwas sa iba't ibang uri ng malnutrisyon. Sa araling ito ay malalaman mo ang iba't ibang paraan sa pag-iwas sa malnutrisyon. Kung kayo ang aking tatanungin, paano nyo kaya maiiwasan ang malnutrisyon? Sige na, Abby and Ben, paano nyo maiiwasan ang malnutrisyon? Sa tingin ko po, teacher, may mga paraan upang makaiwas sa malnutrisyon. Kumain ng masustansyang pagkain dahil ito ay nagbibigay sa ating katawan na kinakailangang nutrisyon upang tayo ay lumaking malusog at malakas. Mag-ehersisyo dahil ito ang nagpapalakas ng ating katawan. Tama po. Ang nutrisyon ay ang pagpili ng tama o wastong uri ng pagkain. Pangunahin sa pagkakaroon ng maayos na kalusugan ay ang pagkain ng tamang dami at uri ng pagkain. Ang kaalaman sa elemento ng pagkain na magpapalusog sa atin ay ang hakbang sa tamang nutrisyon. Ito ang tutulong sa ating pumili ng maayos na pagkain na kailangan ng ating katawan upang mapanatiling malusog dahil sa pagkakaroon ng balanseng pagkain. Ibig sabihin, kapag ikaw ay kumain, kailangan balanse, hindi magkukulang at hindi rin susobra. Magaling, Abby and Ben. Katulad na lamang ng mga pagkain na nasa mesa, unahin natin. Kanin, noodles, tinapay, flour or harina, patatas, at mais. Yan ay sagana sa carbohydrates. Ano ba ang carbohydrates? Ang carbohydrates ay pangunahing pangangailangan ng lakas ng katawan. Mahalaga ang lakas na nakukuha natin mula sa carbohydrates upang magawa natin ang maraming bagay. Dahil ito nga ay nagbibigay sa atin ng lakas ng ating katawan. O, meron pa tayong mga pagkain na sa mesa. Meron tayong dairy products, red meat o mga karne, lechong manok o karne ng manok, at isda. Ito ay ang mga pagkain sagana sa protina or protein. Ano naman ang protina? Ang protina ay tinatawag na building blocks sa ating katawan. Ito ay kailangan sa paglaki at pagsasaayos ng mga sirang tissue sa katawan. Sila ay bahagi ng bawat cell sa ating katawan tulad ng ating balat, buhok, kuko at buto. Ito ay mahalagang raw material kung saan ang ating katawan ay lumilikha ng sustansya para tayo ay makapagtunaw ng pagkaing makakilos. Ang sunod na mga pagkain ay mantika o oil, chocolate, leche flan, cake, at bacon. Ang mga pagkain ito ay sagana sa fats. Ngunit, ang mga pagkain sagana sa fats ay kailangan balanse ang pagkain
dahil kapag ito ay nagsusobra, ito ay magdudulot ng katabaan or obesity. At kapag ikaw ay nagiging obese, maaari kang magkasakit. Kapag naman kulang sa fats ang iyong mga kinakain, maaaring ang katawan mo ay magiging patpatin. Kaya kailangan, balanse lang dapat ang pagkain ng mga pagkain sagana sa fats. Ano nga ba ang fats? Ang fats at oil ay pinanggagalingan ng lakas. Kailangan na ang mga ito upang maging malusog. Ang fats ay kailangan natin para maayos na kalusugan. Bukod na inihanda nito ang bitamina para sa katawan, binibigyang proteksyon din nila ang mahalagang organs at tumutulong sila sa cell ng katawan. Tumutulong din silang mapanatili ang init ng katawan. Eto pa ang iba pang mga pagkain. Meron tayong apple, melon, saging, watermelon, orange, grapes, gatas, at marami pa. Ito ay ang mga pagkain sagana sa vitamins o mga bitamina. Ito ay natalakay na natin noon. Ngunit, ano nga ulit ang bitamina? Ang bitamina ay mahalagang sustansya. Ito ay tumutulong sa ating paglaki at mapanatili ang ating buhay. Makukuha natin ang mga ito mula sa iba't ibang uri ng pagkain sapagkat hindi kaya ng ating katawan na gumawa nito o hindi kayang gumawa ng maraming nito. Ibig sabihin, hindi kaya ng ating katawan na gumawa ng maraming bitamina. Kaya kailangan natin ng mga pagkain sagana sa bitamina. Gayon din naman, ang pagkakaroon ng labis na bitamina ay maaaring makasama sa ating katawan kung kaya't ito ay mapanganib. Kaya kailangan sa pagkain ng mga pagkain sagana sa bitamina, kailangan ding maging balanse, hindi kulang at hindi rin sobra. Meron pang mga pagkain na nakakatulong sa atin upang maiwasan ang malnutrisyon. Ang mga minerals. Uulitin ko, ito ay napag-aralan natin noon. So ang mga minerals ay mga pagkain, mga gulay at prutas. Makakaiwas tayo ng sakit kapag tayo ay kumakain ng mga pagkain sagana nito. Kailangan ding maging balanse ang pagkain natin nito upang maiwasan natin ang sobrang nutrisyon at kulang sa nutrisyon. Yun yung tinatawag na malnutrisyon. Susubukan natin ang inyong kakayanan sa pamamagitan ng paglalaro ng Celebrity Bluff. Alam niyo ba ang larong Celebrity Bluff? Ito ay isang laro sa telebisyon na pinangunahan ni Eugene Domingo at ni Edu Manzano na kung saan sasagot ng bluff kapag mali ang sinasabi at fact naman kapag tama ang pahayag. Handa na ba kayong lahat? Subukan na natin! Mabuhay! Isang episode na naman ang ating tutunghayan ngayon sa fact or bluff. Sabihin kong fact kapag tama ang pahayag at bluff naman kapag hindi tama ang pahayag. Are you ready? First question. Kumain ng masustansya at balanseng pagkain. Fact. Second question. Baliwalain ang programa ng Department of Health hinggil sa pagpurga ng bata. Bluff. Sumunod sa Department of Health.
third question. Ang pag-ehersisyo ay hindi binibigyang halaga bilang bahagi ng gawain sa araw-araw. Bluff. Kailangan mag-ehersisyo araw-araw. Next question. Naglalaan ang sapat na oras sa pagtulog, hindi nagpupuyat. Tama. Next question. Kinagagawian ang pagkain na masyadong matatamis ng pagkain. Huwag masyado sa matatamis na pagkain. Next question. Umiinom ng 8-10 baso tubig araw-araw. Yes, fact. It's a fact. Next question. Kumain ng mga pagkain mayaman sa starch, protina at vitamina. Yes, it's a fact. Next question. Habang nagbubuntis ang ina, kinakailangan na alagaan ang anak sa pamamagitan ng tamang pagkain. Yes, it's a fact. Ugaliin ang pagkain ng processed, junk at fast food. It's a bluff. Next question. I-breastfeed ang sanggol mula pagkasilang hanggang 6 na buwan. Yes, it's a fact. Ang gatas na ina ang siyang pinakamasustansya para sa mga sanggol. Sana anisihan kayo sa ating maikling laro at sana ay may natutunan kayo sa ating leksyon ngayon. Ngayon, kumuha ng isang buong papel at sagutan ang mga ito. Basahin ang mga sitwasyon sa baba, iguhit sapat lang ang bituin kung tama ang ginawa ng bata at iguhit naman ang buwan kung hindi tama. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na video lesson. Thank you very much.